So ayan, good afternoon mga ka-DIY. Kamusta po kayo dyan? Sa mga viewers natin sa ibang bansa, good day to you, good morning, good evening, kung anong ninyo. Hindi ko po kasi alam yung timeline ninyo. So, sa mga bago sa channel natin, it's me, Burn Time again. Welcome back to my channel. And for today's vlog, we are going to teach you and teach you how to make the packet on this screen bat. Ang ibig sabihin nun, tagalogin ko na lang para hindi tayo mahirapan. Itong screen bat ng airsoft ko, talagyan natin, dito natin ilalagay yung battery. Ayan. Medyo mataba kasi yung battery dati ito. Meron tayong mag pouch. Yung mag pouch, dito natin ilalagay yung battery. Ayan, tapos dito sa may gilid. Ayan, ganyan po yung style niyan. Ngayon, ang gagawin na lang natin is i-try natin na itong battery dito na mismo sa loob. Okay. Actually, itong crane bat ko, yung stock battery niya, yung tawagin ay tootsie roll na type. Dito nakalagay, dalawa. Hindi siya. Ngayon, nag-upgrade ako ng malaki, parang cloud 9 ang datingan nito. So, hindi na kasi sa loob. Pero, meron tayong i-modify dito sa crane bat ng M4 ito. M4 Airsoft Rifle. Disclaim ko lang po sa mga nanonood, hindi po ito real steel. Airsoft Rifle po ito. Okay? So, ang style po niyan, ganito po. Yan. So, yan, makikita nyo po. Yan. Sinander na po natin yan. Kinater na rin po natin. Ginamitan natin ng ito, mini grinder. So, yan, kakasya na po dyan yung battery. Yan. Ganyan po siya. Kasya na po sa loob. Kaya lang, pagpapasok mo dito, syempre, dito na naman sa bat niya, sa tube niya dito, sa tubular bat dito, hindi na po siya kakasya. Kaya ang ginawa natin, tinanggalan natin dito. Ganyan po yung style niya, no? Yan, mga kaliway. So, binawasan na rin natin to. So, ilan yung nabawas natin dito? 1, 2, 3, 4. 4 yung nabawas. 1, 2, 3, 4. Apat yung nabawas, no? So, dalawa na lang natitira para doon sa adjustable o collapsible na bat. Diba? Yung haba. Kaya lang, ang nangyari, kulang. Kinulang pa tayo. Ito kasi mangyari dyan. Pag nasa loob kasi itong battery, ganyan po siya. Ganyan. So, pero medyo kulang pa rin. So, tatabasan pa rin ito natin ng konti. Ang ganda nung pinagtabas, oh. Straight na straight. Kaya lang, kulang pa. Ang ginamit natin dito, yung ano na lang, yung ligari ng bakal para mas straight po siya. Sa mga bago pala sa channel natin, huwag nyo pong kalimutan na mag-hit ng subscribe button. Pindutin nyo rin po yung notification bell para update kayo sa mga next videos natin. Share nyo itong mga video na to, yung video natin, yung vlog content natin sa ngayon para magkaroon din po ng idea yung mga mahilig mag-DIY na mga airsoft players natin. And of course, like nyo itong ano na to, video content natin. Tapos, i-share nyo rin po sa mga iba. At mag-comment kayo kung ano yung mga hindi nyo po naiintindihan sa mga procedure. Okay, so ang ginamit natin dito, ulitin ko, is yung ligari po ng bakal. Tapos, ang ginamit po natin dito is mini grinder. Yan yung mga ginamit natin ng mga special tools. Mga maliliit para sa maliitan. Okay, so yan, standby muna tayo at bawasan natin ito ulit ng konti dito. Gagato natin ito, okay? Silapan natin uli. Pasok natin to. Ayan. Tapos ilalagay na rin natin uli ito. Try natin kung papasok. Ano siya ka-DIY? Pumasok na. Ayan o. Oh. Ganyan yung isura niya ka-DIY o. Oh. Ganyan siya.
Ngayon yung nabawas natin. Sure, hindi pa naman yan naka-fix kasi hindi ko pa, tinitesting lang po natin kung papasok na po siya. Ganyan po siya mga ka-DIY. Ganyan mo na lang, di ba? Kung gusto mo na papasok talaga ito ng buo doon, pabawasan pa natin to. So ayun mga ka-DIY, ganito po yung kinalabasan. Medyo nakalabas pa yung siguro ilang inch pa to, mga 1 inch na na battery. So ilulubog pa natin yan para hindi siya nakalabas ng ganyan. Kaya babawasan pa natin. Babawasan pa natin itong isang parang butas dito na kung saan dito pumapasok yung tornilyo nito. Itong bat ito. Dito siya pumapasok kasi collapsible yan. Pag pinindot mo to, pop, ganyan. So matitira lang itong isa. Isa lang ang matitira sa kanya. So ayan mga ka-DIY, ito na yung resulta ng ginawa natin. So ayan, pumasok na po yung buong battery. Yan na po yung mangyayari. Tapos ito, lalagay natin ganyan para nakatago na rin yan sa loob. So ayan, ipifix muna natin. Ayan, okay na po siya. So ilalabas ko muna. Yung ginawa ko talaga na medyo masikip para hindi matanggal-tanggal yung battery natin. Ngayon po kalaki yung nabawas niya. Ito yung unang ibinawas po natin. 1, 2, 3, 4, 4 na butas. Tapos kinulang kaya nagdagdag ulit tayo ng isa. So ganyan po ang itsura niyan mga ka-DIY. Hindi na tayo mahirapan na maglagay ng tornicles. Ayan. So dito po natin yung ilalagay. Tapos gagamitan natin ang Philips Salvador. Hihipitan na po natin para may fix na po. Make sure na pag naghihipit kayo nito, itong wire dito dapat hindi yan ay ipit, dapat may play. Dapat mo talaga ito mga ka-DIY. Kasi pag inipitan yung wire, magkakaroon kayo ng ano, may splice yan, mag-grounded siya, di ba? So isa na lang ang papasukan nito. So yan o, so yung gumagalaw yan o, pwedeng doon sa kabila. So dito natin siya ilalagay. Tapos pa ganyan. Yan yung battery. Try po natin, firing. So ayan, okay na po mga ka-DIY. Ngayon kung sa tingin ninyo eh pangit pa rin pa sa inyo, pwede nyong baligtarin. Ito ang nasa loob. Para yung wire papasok nyo sa paganyan, di ba? Para hindi siya nakalabas ng ganyan. Pero at least ito, hindi ka na maglalagay ng battery dito sa may gilid. Nandito na siya. Ang problem lang ito, ang disadvantage niya, pag lalagay mo to ganyan, maano yung wire. Kaya ganito ang paglalagay mo. Di ba? So dito, yung meron pang takip to mga ka-DIY, tinanggal ko na rin. Malaki-laki yung nabawas, oh. 5 butas. Na ang kagandahan dito sa crane bat, maluwag talaga yung dito sa may kwitan niya. Kasya talaga tong parang bar ng Cloud 9 at type ng battery niya dito sa M4 natin na rifle. Okay, so yan po yung procedure natin. Wala po kaming ginamit na hindi po kami nagpa-machine shop. Ang ginamit lang po natin na paglagari dito sa may tube bat ba niya to, ang tawag dito, tubular na to. Ilagari lang po natin ang ligari ng bakal. Tapos itong sa crane bat niya, ginamitan natin ng mini grinder. Tapos nilihan natin at ginamitan din natin ng ano, ligari ng bakal sa loob. Pinasok natin dyan mismo, pinagtyagaan natin. Tapos sinander natin, di ba? So ayun mga ka-DIY, ang diskarte po natin sa ngayon. Kasi yung kanina ganito po, ganyan po siya. Ngayon pagka nilagay po natin itong battery ng ganyan, nakalabas po itong wire. Ang gaya po ng sinabi ko, ang disadvantage po niyan, pagkatapos mo po maglaro at ipapatumba mo po siya ng ganyan, hindi po pwede.
kasi baka matanggal yung mga connection dito. At hindi rin pwedeng nagagalaw-galaw tong connector dito, terminal, ano? So ang ginawa ko, minabuti ko na i-try babaligtad. Huwag din kayo magtatanggal ng paganyan, mga ka-DIY, kasi napakasilan tong part na to dito sa battery. Kahit na bago-bago pa yan, pag may nagalaw na po dito, mahirapan na po kayong ayusin yan. Babaligtad na tayo. So ang gagawin muna natin na una, ilalagay nyo po dito sa plug niya, sa dense plug niya. Maluwag yan, mga ka-DIY, oh. Yan, oh, napakaluwag po niyan sa loob. Yan. So ang gagawin natin, ilalagay natin siyang paganyan. Tutulak mo lang itong wire dyan, pababa. Sama mo na rin yan. Dahan-dahan lang po. So, ganyan. Diba? Napakalinis. Yung wire nasa loob. Hindi kakakabahan kahit na ilaglag mo ng ganyan. Hindi siya umpog yung wire. Diba? So, nandito yung wire, mga ka-DIY. Ayan o. Lumabas siya dito. Yung test plug niya. So, try yung test fire natin kung hindi mag-loss contact. Okay po siya. Yan. Okay siya. So, ganyan po yung gagawin ninyo. Okay? So, hoping dito sa vlog content natin na ito, makatulong tayo sa ibang airsoft players, airsoft community, na kung saan magkaroon sila ng idea na pwede palang ipasok yung battery dito na ganyang kakapal. Diba? Dito sa loob ng crane bat na to. So, pwede pala. Ayun, hoping na nakatulong kami sa inyo. At kung sa tingin nyo nakatulong tayo, nakatulong kami sa inyo, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share nyo itong video, at syempre, mag-subscribe na rin po kayo. So, hanggang dito na lang po. At ang mga kasama kong gumawa dito ay si Charlie Yap at si Analos Ramos. Ayan, saglit na naman ito, walang 1 hour. Yung preparation lang po ang may katagalan. Maraming maraming salamat. At to God all be the glory for the time sending.